channel. Ang vlog natin for today ay tungkol sa aking second dose of COVID-19 vaccine at ang brand nito ay AstraZeneca. So samahan niyo ako sa aking journey for today. Tara! Let's go! It's vaccination day! I'm on my second dose of my vaccine. Say hi to the vlog. Hi. May pa-vlog. Kasama ko yung tita ko ngayon. We're on our way to our vaccine. Hi. It's vaccination day. Ito muna kami sa work ko kasi magpapasa pa ako ng trabaho para sa ekonomiya. Yan, nandito na kami sa school. Napasa mo na ako. Suot mo na ako ng face shield. Iba. Yan, success! Ang pagpasa ng mga papers. Ika na. Tago na to. Let's go! Astra tayo, mama. Opo. Madali. Ayon. Tapos na ang aking second dose ng vaccine. Masakit. Tapos na. Ito naman si Hulk. Kukuha lang ng tissue. Galit agad. The next day. Aww. So, ayun na nga. Thank you sa pagsama sa akin with my second dose of COVID-19 vaccination at sa pagsama sa pagpasa ng documents sa aking work. Ayan, medyo na... What? Medyo nasilayan nyo yung aking napakagandang school. And of course, yung naging pagpababakuna sa akin. Kita naman sa video na may pagpapikit-pikit pa akong ganun kasi masakit. experience ko with my first dose of AstraZeneca. Yung pagturok talaga, halos wala talaga akong naramdaman. Tulad nga nasabi ko sa video ko with my first experience with the vaccination. Talagang... nilingon ko talaga yung nag-inject sa akin to ask if tapos na po, parang yun na yun. Pero ito talaga, sakit. Shiket. Masakit siya. Madidescribe ko siya na yung pagtusok, yung pagpasok ng karayom, hindi siya masakit eh. The usual na karayom, tusok ng karayom, na parang kagat lang ng langgam, na malaki, ng elepante, charot. So, yun nga. So, the usual na pagpasok ng needle, pero yung masakit doon, yung pagpasok mismo nung vaccine, nung liquid. Parang, I can describe it as, parang ang bigat, na parang it stings, yung ganun. So, parang siyang metal liquid na pumasok sa akin na masakit. Tapos, agad-agad, parang mabigat na yung feeling ng braso ko, parang mabigat na siya, ganun. And yun nga, masakit. So, yun. And then, post-vaccination again, yung naghintay for a few minutes para tingnan kung may hindi man magandang side effects sa amin. Pero, yun, fortunately, okay naman ang lahat. Ngayon, umuwi na. Actually, hindi nga kami umuwi agad ng tita ko kasi nga nag-install pa kami nung anti-fog lens or anti-fog sticker dun sa sasakyan niya. Tapos, nagpunta pa kami sa mall kasi may kailangan bilhin for a while. Tapos, medyo kumain pa ng kaunti. Tapos, syempre, nagutom kami. So, yun, medyo hindi kami nakauwi talaga agad-agad. Thankfully, and I'm so grateful kasi hindi ako naka-experience ng malalang side effect unlike nung first dose. Ito, actually, parang hinihintay. Kasi nung first dose ko, pagdating nung gabi, dun ko na-experience yung headache. So, ito, parang abang ako ng abang. So, yun, ina-anticipate ko kung
yun, kung lalagutin na ba ako, sasakit ba yung ulo ko, ganun. So, grateful. I'm so grateful kasi walang ganun. Hindi ako nilagnat, walang sakit ng ulo. Nung first day lang, nung pag-vaccine, yun, masakit lang yung braso, mabigat, ngalay yung feeling. And yun lang, hanggang gabi, ganun lang talaga. And I felt very normal, except for my, yun nga, sa braso ko. And until nung the following day, pagmulot ng mata ko, I was also expecting na, yun, na baka nilalagnat ako, or masakit yung ulo ko, masakit yung katawan ko. So, syempre, pinakiramdaman ko muna ang aking sarili. Pero, ang paggising na paggising ko nun, dahil balot na balot din ako ng kumot, parang mainit. Mainit yung pakiramdam ko. So, nag-thermometer ako agad. And, yun, normal naman. So, wala akong lagnat. And, ang naramdaman ko lang nun talaga, mabigat yung katawan ko. Parang, siguro galing ako sa 2-hour workout session. Parang ganun, mabigat. Medyo masakit yung mga buto-buto. Yung ganun. Hindi siya yung katulad ng first dose, hindi katulad ng first dose na experience ko na parang nangingilo, masakit, and parang nangingilo yung buong katawan. Pero ito hindi, parang yung mga buto-buto ko lang na masakit. Parang muscle pain or ganun. Hindi naman muscle, di ba buto yun, di ba? Pero parang ganun, parang masakit yung mga buto-buto lang. Hindi yung kasama yung mga laman-laman or basta mga buto-buto lang. And yun, mabigat yung feeling. Pero okay naman. Parang very tolerable. Hindi siya parang kaya ko pang magsaing, magluto ng kakainin, yun. Pero of course, nag-rest talaga ako. So, naglaan ako ng 2 days ng buong araw na yun na rest lang talaga. Kaya din ang saya-saya dahil sa pag-rest ko, nakapagbasa ako ng mga books. As in, nakatapos ako ng mga books lang, ng mga ilang books dahil sa 2 days rest na yun. And yun, ang saya din kasi, alam mo yun, yung parang day off. Vacation, yun. So, very grateful ako sa panahon na yun dahil nga hindi malalayo naging side effects. And yun, nakapag-rest talaga. Total rest. Talaga, nagbasa lang ako ng books. Higa-higa lang. Basa-basa lang. Kain, tulog, ganun. Kasi nga, medyo meron pa rin akong takot na in-expect ko baka anytime lagnatin ako or anytime lumalayong body pains. Pero yun, thankfully, hindi naman nangyari yun. So yun, I'm so happy na yung worry ko baka may malalang side effect na naman ay walang ganun. Very tolerable, kayang-kaya, and I'm so glad and I feel so blessed and happy na fully vaccinated na ako. And of course, our family, pwera na lang sa isang 17-year-old na family member. And yun, so kaya guys, I encourage you na may side effects man, go lang, push lang, kasi ano talaga to, dagdag protection. So yung family ko rin na na merong Pfizer and Sinovac vaccine, medyo baligtad yung naging experience namin. Dahil nung first dose nila, wala silang naramdaman. Yung parang okay lang, very tolerable, masakit, mangalay lang yung ganito. Yung nanay ko, medyo sumakit yung ulo. Pero nung second dose nila, yung mother ko with Pfizer, nilagnat. And yun. Pero okay naman, tolerable naman. After isang araw lang yun, the following day, umokay na siya. And yung sa family member namin na may Sinovac, yung isa kong tita, sumakit lang yung ulo. Pero parang, hindi sundi lang pala. Parang, masakit talaga yung ulo niya. Pag uwi niya, nakatulog siya agad. Tapos, nakatulog siya na nakaupo sa sofa. Yun. Tapos, parang, and eventually, naging okay naman siya. Hindi niya siya nilagnat. Sakit lang ng ulo. Yung brother ko and lola ko, walang sakit ang ulo, walang lagnat. So, okay sila. Kami ng tita ko with AstraZeneca, with our second dose of AstraZeneca, yun lang yung naramdaman namin. Body pains, walang fever, and yun. So, I encourage you guys na magbabakuna na for dagdag protection, especially now na meron ng Delta variant dito sa Philippines. And of course, dagdag ingat.
doble-dobleng ingat at lumabas lang tayo kapag kailangan for essential things. Ayan, and of course, mag-mask. Sabi nga sa isang nabasa ko na mas effective daw kung magdo-double mask tayo. When we say double mask, it's not double K95 mask. Of course, hindi na tayo makakahinga dun. Not double surgical mask, but yung isang surgical mask na yung may blue and white. Of course, blue sa labas, white sa loob. And then yung isa yung cloth na merong yung ilang layers na. So, yun. Dagdag protection yun. And of course, face shield, mahirap man. Ako talaga, struggle talaga ako sa face shield dahil malabo yung mata ko. And pag talaga nasa labas, sobrang struggle. But I know it helps. Kaya pag nasa labas tayo, double face mask, face shield. And of course, always bring an alcohol with you. Practice and maintain social distancing. And yun, magpapakuna na. And www.ingat. And I hope and I pray that all of you guys are safe. So yun, kita-kita tayo sa aking susunod na vlog. Don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell button para lagi kayong updated sa aking bagong videos. Bye! Keep safe, guys! Bye!